Tapos palalakasin pa ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang paghimok sa mga residente upang mas marami pa ang magpabakuna kontra COVID-19. Kasabay nito ay ipagpapatuloy din ang pagsasagawa ng bakuna night sa lungsod. Si Hannah Salcedo sa detalye. Rise and shine, Hannah! Magbibigay ng insentibo ang Davao City LGU upang mahikayat na magpabakuna ang mga Davaoenyo. Ayon kay Mayor Sara Duterte, isa ito sa mga hakbang upang maabot ng lungsod ang target population sa COVID-19 vaccination na abot sa 1.2 million. Sa ngayon, 438,000 na individual pa ang kailangang mabigyan ng first dose ng lokal na pamahalaan. We already discussed earlier to pilot two vaccination centers with our incentives. So tanaw na to kung mudaghan ba ang mga tao na mag-sign up at magpabakuna dito sa duha ka vaccine center. Magpapatuloy naman ang bakuna nights ng LGU upang mas marami pa ang mabakunahan, lalo na ang mga bakante na pagkatapos ng trabaho. Alas 5 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi ang schedule nito. Samantala, patuloy ang pagpapatupad ng home isolation para sa mga mild at asymptomatic COVID-19 patients. Ayon sa alkalde, as of September 26, aabot na sa 1,593 ang naka-home isolate na binibigyan ng telemedicine services. Automatic namang kasali sa house lockdown ang bahay kung saan naka-home isolate ang COVID-19 patients. Samantala, ibinunyag din ni Mayor Sara na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. He tested positive for COVID-19 na kaganina ang buntag. Wala pa lang kapangutanan sa iya because nabisi pa ba ta. I'll call him and ask him tonight kung doon na ba siya symptoms or wala. Dahil patuloy pa rin ang problema sa pandemic at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy, nagpaalala ang alkalde na kailangan ng focus sa COVID-19 response. Remind lang po sa tanan mga taga-Davao no, na from now until October 8, it will be very, very noisy for the entire country. And what we need to focus on is our diri sa Davao City, is our COVID-19 response and our vaccination. Mo na ito ang top priorities. Mula rito sa Davao City, Hannah Salcedo para sa Bayan.